Suabe, we are behind the wheel of the Civic Type R FL5. Sa wakas, nagkaroon na rin tayo ng pagkakataon. Pero nice ko manang pasalamatan yung client natin from S5S because siya yung pumayag because this is the racing blue pearl ng FL5 and nagkaroon lang ito ng konting body repair. Pinaalam natin, so expect this is not a full review kasuabe. It is a on-the-spot review, on-the-spot money review. Diba? As you remember kasuabe, details review pa lang yung nagawa natin for FL5. Pwede mong i-check yung pinaka-card niyan. Pero galing tayo sa FKA WRX, so another JDM icon na naman ang meron tayo dito. Kung napanood yung dati, pwede mo rin panood. Lagay ko na lang description kasuabe. Hindi talaga ako nag-sugarcoat doon. Alam niyo naman ako, sinasabi ko yung totoo. So yung iba, pwede mag-agree or disagree, pero okay lang. The FK8, overstyled, pero hindi ako impressed sa ride quality and ride experience. But for me, this FL5, very gorgeous and very beautiful. It is an enhancement kasuabe, nagkaroon talaga ng level up. So ano ba yung mga nais kong sabihin dyan? Siyempre lahat dito bago, diba? Mas naging sleek, mas naging less busyness yung nakikita natin, lalo-lalo sa infotainment system natin. The instrumentation is all new and very desirable na kasuabe. Ayan, oh. Tapos saka manual tranny pa tayo na 6-speed, diba? Oh. Ayun nga pala, ipaalala ko lang, this is a 2.0 turbocharged and 315 horsepower, 420 Nm of torque, 0 to 100 that can go 4.9. Mas mabilis ito ng 2/10 laban dun sa kanyang iniwanan or yung predecessor niya. And the top speed, bone stock nito, alam ko may nakita ako, sabi on paper 250 pero it can ride kasuabi ng 270. That's the powertrain and yung cover doon, makikita mo meron kang faux carbon fiber, which is yun, very beautiful to see and very attractive nga pala. So sa akin, yung manibela natin dito, ayan, ang ganda kasi Alcantara, talagang alam mo na the aggressiveness continues with the red seat, red matting. So tatlong red ang meron dito, red on red on red, pero naging black matting tayo, ginawa ng owner. Alam mo, ang ganda ng engagement dito kasi ang dali. Grabe yung arcade feel na gear shifter natin dito. Before, it's a ball. Ngayon, naging oblong siya. Ang dali nitong hawakan. Short shifter, short throw. Kumbaga, kahit siguro nag-aaral ka palang mag-manual, sobrang ma-appreciate mo itong FL5. Kasi feel na feel mo talaga yung pagmaneho dito, lasap natin yung great experience. Meron nga lang siyang deep fake roar na active noise dito sa loob ng cabin, which gives a pleasure feeling para talagang kompleto yung Recados pag minamaneho mo yung FL5. And the acceleration is superb. Blazing speed kasuabe. Yan. Doesn't have any roughness. Wala akong nararamdaman na nagpa-bounce siya or may kumakamot sa mga pang-ilalim natin. The delivery, right time naman. It's very aggressive and wala akong nararamdaman na lag doon. So, hindi naman ito full review kasuabe. One straight lang yung ginawa natin. I promise sa client na hindi natin ito bibigyan ng performance driving. Pero pag nagkaroon ka talaga ng quick acceleration dito, malalaman mo kung bakit lahat ng mga makakasalubong mo na sports car din gusto mong pantayan. Nandun yung magic feeling na yun. Yung steering wheel natin, alam mo, hindi na ito kasing bigat before like the FK8. Yung dati, medyo nagreklamo talaga ako dun. Sabi kong ganun, bakit ang bigat-bigat? Comfort driving lang naman. Pero ito, actually, naka-R mode na tayo kaagad para less boring na. Ito, doon mo lang mararamdaman na it gives you an additional firmness. Pero syempre, composed pa rin. Sa suspension ito kasuabe, I'll be honest pa rin dito. Hindi ako makikipagbulahan sa inyo. Mas gusto ko pa rin yung pangilalim ng WRX. Because sometimes in our life, minsan lang naman tayo palagi
pumunta sa racetrack, di ba, para gamitin yung mga performance cars natin. Although pang everyday living talaga, para sa akin mas everyday oriented yung suspension nun, compared dito sa FL5. This one loves smooth road. Introducing Ato Sport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with two separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala dun sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk, kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble, up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum, na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, ha, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya, meron tayong lisensya. So ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Ato Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang, kaswabe. Yung mga dere-derecho, pero yung mga terrain na mga, alam mo na, magugulo. So, para sa akin, yung WRX. Pero when it comes sa driving engagement, alam mo, mas pipiliin ko tong FL5. Some people na mga kaswabe natin, akala nila galit ako sa Honda Civic Type R. Meron lang pagkakataon talaga na nagkakaroon ng comparison. Like yung interior nito, di ba? Hindi siya pang 3-seater, although doon 3-seater siya because wala kang available dito na armrest, then yung mga cup holder mo nasa gitna. So alanganin talaga. Kaya nagustuhan ko doon yung WRX na meron siyang USB slotting dito, walang USB slotting. And ayan oh. Ang ganda ng deepfake roar niya dito sa loob. Okay lang kahit peke. But still, it can move you. Diba? Gigisingin ka kahit inaantok ka. Ganda. Tapos yung instrumentation, nakakatuwa kasi bago na eh. I mean, pag nilagay mo sa R, talagang ang lalaki ng mga digits na nakikita natin dito. Talagang it's very desirable and very addictive siya. Hindi lang natin malabas yung pinaka top speed niya, which is nasa 250 kilometers, but I think ano eh, on bone stock may nakita talaga ako, 272 lang yung inabot niya. Oh. So driving this at low speed, yan, very responsive kaswabe. Hindi lang natin ma-full blast talaga na maramdaman kasi wala naman ako sa highway. Usually talagang nilalabas ko to NLEX, SLEX pag mga ano, pag mga in-depth review. But for city driving, it's very fine, it's very okay. And ang dali lang, the sizing is normal and standard para ka lang nagda-drive ng kotse, although this is I think this is wider than the FK8. Yung immediate niya may rev matching. Woo! So that's it, final na yon. Baka nanonood yung client. Oh. So overall experience natin kaswabe, ganda. I mean, hindi ko man naibigay sa inyo lahat, pero if I have FK8, pag lang ha, talagang another level na yung FL5. I mean, this is the most powerful para sa akin, pinaka maganda na Type R. Syempre yung dati, hindi ko naman lahat maalala rin yung mga generation, pero coming from sa mga dati natin na nasaksihan na Type R, of course, this one looks very boy next door feel. May pagka Honda Accord, and nagkaroon siya ng ano, I mean maturity, na dati-dati galing sa styling na sinasabi ko parang nasa ano, parang si Elon Musk ba yan, papunta na ng Mars yung ano, yung design. Pero ito, grabe, saktong-sakto lahat. So pag may mga gusto kang review kaswabe ng mga Honda, check mo na lang yung ano natin, yung list dyan sa baba. And of course, binabati ko yung Air Spencer Car Freshener. If you need one, message mo lang ako, follow me on social media platforms, nandyan yung Instagram ko.
So, yun, that's it. Isusoli ko na rin to. Little bit of experience lang. And kailangan kong lagyan na ng gasolina dahil naiwan pala ito ng almost pa empty na. Pero again, I love it. Even though, nagkaroon lang kami kaswabe ng quickie time. Okay? God bless, more power and more performance.